tayo ay mag-break. Lahat ay iyo po ang ulo at ipikit ang mga mata. Maging lahat na nanonood sa amin, ipikit niyo ang inyong mga mata at iyo po ang inyong ulo at tayo ay mag-break. Sabayan niyo ako, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. Salamat po. Salamat po. Sa magandang umaga. Sa magandang umaga. Na pinagkaloob mo sa amin. Pinagkaloob mo sa amin. Panginoon. Panginoon. Salamat po. Salamat po. Dahil binigyan mo kami. Ng opportunity. Ng opportunity. Na makapaglingkod sa iyo. Makapaglingkod sa iyo. Sa umagang ito. Sa umagang ito. Gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Sa lahat ng aming gagawin. Sa lahat ng aming gagawin. Sa umagang ito. Sa umagang ito. At nawa po. At nawa po. Ikaw ang aming maitaas. Ikaw ang aming maitaas. At mapapurihan. At mapapurihan. Sa umagang ito. Sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ayan mga bata, sa ating pagpapatuloy. Ngayon naman, aawit tayo o sasayaw tayo. Pangungunahan tayo ni Teacher Che, ni Jewel, ni GJ, at saka ni Jaja. Handa na ba kayo? Opo! Thank you.
So ngayon namang umaga mga bata, balikan natin at awitin natin ang books of the Bible. Unahin nating awitin ang Old Testament books at susundan naman ang New Testament books. So ngayon naman, pangungunahan tayo ni Jaja sa Old Testament books at pagkatapos, pangungunahan tayo ni Kuya GJ sa New Testament books. Handa na ba kayo? Papa! Ayan! Pagbilang ko tatlo, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3! Genesis and Exodus, the first book to came. The beginning was in Amber, Deuteronomy. Genesis and Exodus, and the chapter went. First and second Kings, and then the Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther, Joshua, Barbara said the justice, so and so the one. And Simon, Jeremiah, Lambert, David, Ezekiel, and ating panibagong memory verse, balikan naman natin yung memory verse natin o yung talatang kinabisado natin noong isang linggo. Ito ay matatagpuan natin sa Judges chapter 7 verse 9. At ang sabi doon, "Arise, get thee down unto thy host, for I have delivered it into thine hand." Isa pa. Judges chapter 7 verse 9b. "Arise, get thee down unto thy host, for I have delivered it unto thy hand." O sa Tagalog naman, ang sabi, mga hukom pito, talatang siyam. "Bumangon ka, lusungin mo ang kampamento sapagkat ibinigay ko sa iyong mga kamay." O isa pa, hukom, talatang pito, okay, verse 9. At ang sabi doon, "Bumangon ka, lusungin mo ang kampamento sapagkat ibinigay ko sa iyong mga kamay." Alam niyo ba ang nakakatuwa ngayon mga bata? Dahil may mga nag-memorize muli ng ating memory verse noong isang linggo. Ito na sila ngayon, pakinggan natin sila. Judges 7:9b. "Arise, get thee down into the house, for I have delivered into thine hand." Judges 7:9b. "Arise, get thee down unto the house, for I have delivered it into thine hand." Mga hukom pito siyam b. "Bumangon ka, lusugin mo ang kampamento sapagkat aking ibigay sa iyong kamay." Judges 7:9b. "Arise, get thee down unto the house, for I have delivered it into thine hand." Go. Mga hukom pito siya. "Bumangon ka, lusungin mo ang kampamento sapagkat aking ibigay sa iyong kamay." Judge
to time high. Si ito na si Judges 7 verse 9b. Arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand. Mga hukom 7 versikula lo. Sirambi, bumangon ka, lusugin mo ang kampamento sapagkat aking idinigay sa iyong kamay. Judges chapter 7 verse 9b. Arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand. Okay, palakpakan nyo ang inyong mga sarili, ang huhusay nyo talaga, ang gagaling nyo mag-memorize ng memory verse. Alam nyo ba, natutuwa ang Diyos sa inyong ginagawa sa pagkakabisado ng mga memory verse. O ngayon naman, ito yung panibago nating memory verse sa hapon na ito o talatang kakabisaduhin natin sa isang linggo. Ito ay matatagpuan natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Ang sabi doon, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. O isa pa. Ang sabi dito, Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. O ngayon naman, mga anak ng Tagalog, ang sabi sa Josue 1, talatang 9, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ng mabuti, huwag kang matakot at manglupaypay, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay suma sa iyo saan ka man pumariun. Isa pa, Josue 1, talatang 9, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ng mabuti. Huwag kang matakot at manglupaypay, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay suma sa iyo saan ka man pumaroon. O anak, tandaan nyo yung ating memory verse. Huwag daw tayong matatakot. Huwag daw tayong maglulupaypay. At ang sabi doon, magpakalakas tayo sa Panginoon. Dahil saan man tayo magpunta, ano man ang ating gawin, kasama natin ang Diyos. Lagi tayong magtiwala at manalig sa kapangyarihan ng Diyos at huwag magdududa at huwag nating susukatin ang kakayanan ng Diyos. Tandaan niyo mga anak, dahil ang Diyos kaya niyang gawin para sa atin. Kaya tandaan niyo ang ating memory verse sa hapon ito o sa umagang ito. Okay? So yan mga bata, ngayon naman dadako tayo sa ating kwento. So kailangan makinig kayo mabuti ha. Pakinggan nyo ang ating kwento sa umaga ito at pagkatapos ito ay magtatanong ako sa inyo. Handa na ba kayo makinig? Ayan, very good. Ang pagbagsak ng Jericho. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, ngayoy humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. At nakarating nga si Josue at ang Israelita sa Jericho. Isinira ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at ang magiging
giting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob na 6 na araw. Pauunahin mo sa ang kabanang tipan ang 7 paring may dalang trumpeta na yari sa sungay. Sa 7th araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trumpeta. Pagka ninig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Kaya't tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, "Dalhin ninyo dito ang kabang tipan ni Yahweh. Mauuna ang 7 paring may dalang mga trumpeta." At sinabi naman niya sa mga taong bayan, "Lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kabanang tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki." Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kabanang tipan ang 7 paring may dalang trumpeta at habang lumalakad ay hinihipa nila ang mga ito. Nauna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ang kabanang tipan ng mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, "Huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggat hindi ko kayo binibigyan ng hudyat." Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kabanang tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue. Binuhat ng mga pari ang kabanang tipan ni Yahweh. At muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dalang nilang trumpeta, muling pumuesto sa unahan niya ang unang hanay ng mga kawal. Samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kabanang tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trumpeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong 2nd araw. At pagkatapos ay bumalik sila muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang 7th araw, bumangon sila ng magbubukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa 7th libot, hinipa ng mga pari ang mga trumpeta at iniutos ni Josue sa mga tao, "Sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh." Si Rahab lamang at ang kanyang kasangbahay ang iniligtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan lamang para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabang yaman ni Yahweh. Kaya't hinipan ng mga pare ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas sa mga tao. At nang marinig yun, bumagsak ang mga pader ng lungsod. Sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda at bata at pati mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 espiya na isinugo niya noon, "Pumunta kayo sa bahay ng babaeng iyong tinuluyan. Ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya." Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama at ina, mga kapatid at alipin. Inilabas din nilang pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito inilagay nila sa kabang yaman ni Yahweh.
Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na manmanan ang Jericho. Ang mga naging anak at sumunod sa salinlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Noon di, pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh, sinabi niya, "Sumpain ang sinumang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligang nito. Mamamatay ang mga anak na bunso ng magbabagong muli ng kanyang mga pintuan." Pinatnubayan ni Yahweh si Josue at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupain. Tingnan nyo, ang galing at napakahusay ng Panginoon. Napakagaling ni Yahweh. Nakita nyo, natalo ng mga Israelita ang mga kaaway ng taga Jericho na wala man lang silang kahit anong ginawa. Ang ginawa lamang nila ay sinunod nila kung ano ang inuutos sa kanila ni Yahweh. Alam nyo ba mga anak, mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya, kapag ang Diyos po ay may tinawag sa atin o may sinabi sa atin ng Diyos o may inutos sa atin, alam nyo po, ang isang aral dito, huwag nating ipagpabukas. Pag kinausap tayo ng Diyos na gawin natin ang isang bagay, kahit na sa tingin natin napakahirap, gawin po natin yon. Dahil ang pangako ng Panginoon, papatnubayan niya po tayo. Hindi niya tayo pababayaan, ni hindi niya tayo iiwan. Laging nandyan po ang Diyos para sa atin. Kaya, kung sino man po sa inyo, ang hindi pa po nakakasigurado ng katahimikan o may mga agam-agam sa buhay, may mga iniisip, lahat po yan ay ipagkatiwala niyo sa Panginoon. Ang pangako po ng Diyos ay hindi po yung nagbabago. Tandaan niyo po na mahal po kayo ng Diyos at kung kayo naman po ay wala pang relasyon sa Kanya, nais po ng Diyos na kayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya po, tandaan po natin na tayo po ay laging tumawag sa Panginoon, manalig sa Kanyang kapangyarihan at huwag po tayong magdududa. Tanging sa Kanya lamang po tayo umasa. Kaya mga anak, mga bata, huwag niyong kalimutan ang aral ng ating kwento sa umagang ito. Ayan mga bata, para naman sa ating craft sa umagang ito, ito ang ating mga kailangan. Kailangan natin na matibang uri ng papel, meron tayong colored paper, may art paper na brown, meron tayong matigas na papel, meron tayong glue, picture ng wall, at syempre, ang picture ng mga Israelites. At kailangan din natin ng crayons. Okay, so ang ginawa ko, kinat ko muna yung mga art papers na maliliit na ganito. Kasi ito yung gagawin natin, ilalagay natin dito sa design ng wall. So gagawin natin kulay brown. So ngayon, ang una nyo gagawin, ilapat nyo muna yung isang matigas na papel at ipatong ninyo, okay, yung wall. Okay, ipatong, idikit. Okay. Idikit natin siya magkabila. Dikitan nyo, lagyan nyo lang ng pandikit yung magkabilang dulo. Alright. So, ayan. Dinikit ko na siya sa isang matigas na papel. At pagkatapos nun, ang gagawin ko naman ay gugupitin ko. Ayan. So, medyo tumigas na siya. Pagkatapos sa magkabilang dulo, doon sa pinakang guhit na yun, gupitin nyo siya. Oh! Magkabilang dulo, gupit. Okay. Pagkatapos, i-fold nyo doon, i-fold nyo dito, magkabila sa may buhit. Yan, i-fold nyo lang siya.
gupitin niyo siya. So, pagkatapos, ganito ang magiging itsura niya. Alright? Nakita niyo? Magkabilang dulo. At pagkatapos, itong pinakang dulo na to, i-fold niyo lang siya. Okay? I-fold niyo rin siya ng ganito. Okay? So, ganyan ang magiging itsura niya. Kunin niyo naman yung art paper na pinupit natin ng maliliit na square. Okay? So, gupitin nyo siya according doon sa size. Tulad nito, medyo maliit. So, yun ang ididikit ko. So, numunod naman, medyo malaki. So, cutin nyo lang para mas maganda. Ayan. Pagkatapos, idikit nyo yung bawat square na maliliit na ginupit nyo. Para maging itsura niya, kunyari parang blocks o hollow blocks. So, ganyan na magiging itsura. Ituloy nyo lang siya hanggang matapos nyo. So, ako naman, ngayon, pupunta na ako dun sa pangalawa. So, nakita nyo, para na siyang wall. Ngayon, ito yung Wall of Jericho. Nakwento natin kanina. Alright. Okay? Wall of Jericho. Pagkatapos niyan, maguhita mo po yung chijaya. Okay, so ngayon naman, kukuha naman ako ng kulay, okay, ng papel. Okay, this one. Meron dito dito. So, ganito ang gagawin. Kunin nyo naman yung adhesive tape. Okay? So, dikitan nyo lang yung ilalim niya. Right. So, ano napansin nyo? Medyo niya napansin mo. Nakatayo na siya, di ba? Okay. So, dahil nakatayo na siya, at pagkatapos, meron akong picture dito. So, ang ginawa namin, ginapit na ni GJ. Pagkatapos, i-dikit ni GJ dito sa kulay yellow. Okay, GJ, dikit mo siya. Okay, kailangan magkalayo. So, ako naman, ang ginawa ko, ginupit ko na siya. So, ang gagawin ko, kukulayan ko lang siya. So, ganito ang mangyayari. Kasi nga, Wall of Jericho, makikita nyo na ganito ang mangyayari. Yan yung wall. Ito yung mga Israelites. Okay? So, tapos kunin nyo yung pencil pen nyo. Pwedeng inlagay nyo dito yung ating memory verse. Okay, pwede rin naman Joshua and the Battle of Jericho. Right? So, Joshua and okay, Joshua okay, and Jericho. So, dahil wala na akong bote, okay, Joshua and Jericho. Alright? So, ito ang craft natin sa umagang ito. Alright? Sana ma, ba't napakasimple lang gawin? Napakadali lang. Okay, sana gawin nyo ito at kapag ginawa nyo, i-video nyo yung mga sarili nyo at ibalik nyo sa amin o isend nyo sa amin paano nyo ginawa yung art at ipapalabas natin. Alright? So, thank you sa inyong lahat. Bye! Bye, stop na. So, ayan mga bata, maraming salamat sa inyo sa muling pagsama sa atin sa online kids shirts ngayong linggo. So, ngayon naman, bago tayo magtapos, siyempre, mananalangin tayo. At tandaan nyo, ang ating pinag-aralan sa umagang ito, ang sabi noon, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. At lagi nyo tandaan na tayo ay magtitiwala sa Diyos. Wala tayong magagawa. Tanging kapag si Kristo ay nasa atin, hindi niya tayo pababayaan. Tandaan nyo yan, mga bata. So, ngayon, mag-closing prayer na tayo. Sa lahat muli ay iyo ko ang inyong mga ulo.
Okay? At ipikit ang inyong mga mata at tayo ay mag-pray. Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa natapos naming online kids church. Sa natapos naming online kids church. Salamat po. Salamat po. Sa mga bata. Sa mga bata. Na nakasama namin. Na nakasama namin. Sa umagang ito. Sa umagang ito. Patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy niyo po silang pagpalain. Gabayan at ingatan. Gabayan at ingatan. Bigay niyo rin po ang kanilang pangangailangan nila araw-araw. At Panginoon, nawa po, hindi namin makalimutan ang aming napag-aralan sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat ng ito, ipinabalik namin sa iyo nang may papuri, at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.